back here with my wife. You said in an interview that you want to bring the tool for brand of justice to the Senate. What is the tool for brand of justice? Yan nga nga rin eh. Marami na sabi, tool for brand of justice. And then nagkakaroon ng negative connotation. So nababasya ko. Okay, at meron pa ibang mga lawyer na binabasya ko dahil hindi na gusto yung tool for brand of justice. Simple naman yung tool for brand of justice eh. Nagiging matapang ako pag may nakita akong mga nangapi. Okay, pag meron lang ako nakita ang inabuso. Kasi Karen, tingnan mo, pag mayaman ka, you always get away with it. More often than not. Pero pag mahirap pa, nalalampaso yung iyong karapatan. Dihado ko sa batas. So I'll make sure na kung ginagawa ko, kapag ako'y nasa Senado, yung mga mahirap natin kababayan, eh hindi madidihado sa batas. Sabi pa nga ni dati Presidente Ramon Magsaysay, he was less than life should have more in you. Yan ang magiging slogan ko sa aking panunungkulan. On that note, Rafi Tulfo, thank you so much for joining me this morning on Kyedstart, and good luck to you and your campaign. Thank you, Karen. Thank you very much. I can't help it. Nakakatawa talaga siya. Narinig niyo sinabi niya, ha? Narinig niyo sinabi niya. Ang Tulfo brand of justice. Ayaw daw niya namang inaapi. Yan ang ginawa niya dun kay sa legal wife niya at saka sa only legitimate daughter niya. Diba, inapi niya? Hit and run. Iniwan niya. Nung mabuntis, iniwan. At andun, pupunta na Amerika, nagpakasal sa Celedonia. Yan bang klaseng public servant na kailangan natin? Kaya kayo, vote wisely. Okay? Kayong mga nakarinig na ng tungkol dito sa interviews ng kanyang legal wife, magising na kayo. Huwag nyo na siyang tawaging idol. Isa siyang manloloko. Kita mo? Ipaglalaban daw niya mahirap sa mayaman. Eh anong ginawa doon sa kaso na na-filed ni Julie sa kanya sa bigamy? Hindi naman yung bigamy case ang dinismiss. Ang dinismiss doon, yung prescription na tinatawag nila na within some certain years, like 15 years, pwede kang magdemanda. At pag lumampas na yun, hindi ka pwede magdemanda. So, yun ang na-dismiss. Although, kasi sinabi niya, kasinungalingan, 1999 daw na find out ni Julie na siya ay kasal kay Jocelyn Pua. Sinabi ni Julie, may ebidensya siya kung kailan niya na find out through the documents na nakuha na 2018 niya nakuha ebidensya. Kaya siya nag-file ng against kay Tulfo at saka kay Jocelyn yung bigamy case, right? Pero ito, nagsisinungaling ito. Nabasa ko nga yung ano niya eh. Yung kanyang testament na ano eh. Na, ano testament? Testimony. Yung written testimony niya. Yung statement niya. Na 1999 daw nalaman ni Julie. Palusot na palusot ito lagi eh. Nasubukan niyo na paano magpalusot ito eh. Gago ito eh. Kaya kayo, wake up. Huwag nating paupuin ito sa Senado. Dahil mahusay ito manloko. Ang daming ebidensya, hawak ni Julie, na ito'y manluloko. Pati yung divorce decree, puro fake ang information na nilagay doon, mali-mali, sinadya niya. Para, sabi nga ni Julie, para hindi siya makonek sa Philippine record, kung ano yung record niya sa Pilipinas. This way, hindi makonek-konek. Kasi iniba niya yung ano niya, middle name niya, iniba niyang tungkol sa children niya, tatlo nilagay niyang anak, ha? Tatlo. Loko-loko nga ito eh. Mga kapatid pa niya ang nilagay niya na pangalan sa children nila ni Julie. At si Julie, walang kaalam-alam na dinivorce siya nitong isa. Kaya nga naghahabol si Julie. So, i-pray natin na mabigyan ng justice si Julie at ito ay makulong. Kasi makukulong talaga ito sa makalokohan niyang ginagawa eh. At yan si Jocelyn Pua, eh anong tawag niyo kay Jocelyn Pua? Hindi naman siya legit na wife, di ba? Anong tawag niyo doon? O kayo na. Di ba kabit ang tawag doon? Dahil hindi naman siya legally married. I don't know kung alam niya before, pero meron akong suspecha alam niya eh. Kaya ipagdasal nyo at ikalat nyo sa mga kaibigan nyo kung sino ang tunay na Rafi Tulfo. Isang manluloko. Okay? God bless you guys. Bye-bye.
Thank you.